basta alam nyo naman kung gaano ako inapi noong nakaraang administrasyon na sinubukan po nila akong patahimikin, sinubukan nila akong pahinain, pero hindi naman po sila nagwagi. So ngayon po, meron na naman tayong oportunidad. File na namin yung aming podcast. Kaming mga nominees ng Mamamayang Liberal or ML na siyang multi-sectoral wing ng Liberal Party. So it's multi-sectoral wing of the Liberal Party. So dito po kami para ipaalam sa inyo. Nalalahok kami for next year's elections under the party list, ML. Kasi ML po, I was accredited last July. For the party list system. So nagagalak po kami, and para naman sa akin, this is again a new chapter in my life, in my journey as a public figure, as a public servant. Alam nyo naman yung mga pinagdaanan ko, alam nyo naman kung ano yung mga posisyon na hinawakan ko, at alam nyo naman kung gaano ako inapi noong nakaraang administrasyon na sinubukan po nila akong patahimikin, sinubukan nila akong pahinain, pero hindi naman po sila nagwagi. So ngayon po, meron na naman tayong oportunidad. And this time around, maganda ito sa puso ko na magiging mas malapit sa iba-ibang mga sektor, sa mga komunidad, sa mga marginalized sectors, advancing or being their voice, a strong voice for their welfare and their interest. And at the same time, magkakaroon po tayo ng platform. Correct. Para makipag-diskurso sa mga iba't ibang issue ng bayan. At alam niyo naman po, ang dami-daming issue ngayon ng bayan. Ang dami-dami nating mga nakikita, nalalaman ng mga revelasyon dyan sa mga ongoing hearings sa Senado at sa House of Representatives, especially the Quadcom. Sa tingin ko, pagkakataon ko na naman ito, na ipasok ko na naman yung aking mga advokasya, lalo na sa karapatang pantao, lalo na sa demokrasya, lalo na sa usapin ng katarungan, hustisya. And ang party list po, ang sa amin, yung sa ML, ang pangunahing kausa namin is social justice for these marginalized sectors. Diba? Yung katarungang panlipunan. So this is another arena, this is another world for me to be able to meaningfully serve the people. Maraming salamat po. Mabuhay si Naila! Papasok na po silang tatlo, manalangin po tayo sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Pati po ng lahat ng ating mga kabayan sa kanila. Ito, sus ko to. Ito, ito sa kanila. Maraming Ama, kami po ay narito upang itaas sa inyo ang intensyon ng tatlong kandidato ng Mamamayang Liberal Party List. Laila de Lima, Erin Tanyaga, at Ted Pagulat. Hinihiling namin po na sa aming
kasalukuyang sitwasyon ng aming bayang dumaraan sa sari-saring krisis, ay pagkalooban niyo po kami at lalong-lalo na ang aming mga mahal na kandidato ng mamayang lideral ng pag-asa upang ang aming mga mamayan na tumitingala sa inyo at humihingi ng tanda na anuman ang aming harapin ng mga sakuna at problema sa natural man o politika o sa mga hindi namin inaasahang mga mabibigat na hamon katulad ng agresyon ng China. Hinihingi namin na bigyan nyo kami ng mga kandidatong itataas ang aming pagtitiwala sa aming pamahalaan na hindi kami pababayaan. At lalong-lalo na ang mga sektor na mga pinababayaan, ang marginalized sectors na humahanap ng katarungan at panglipunan. Marinig ang kanilang mga tunay na hinaing at pangangailangan at hindi lang ang mga karaniwang mga lumalabas sa bibig ng mga tumatakbong kandidato na galing sa mga dinastiya at makapangyarihan ng mga pamilya. Hindi po, pakikinggan nila Laila, Teddy at Erin ang mga hinaing at mga suliranin, ang mga pangarap na mga maliliit na Pilipino. Kaya sa kanila namin ibinibigay at pinagkakatiwala ang mga pangarap, pangangailangan at ang mga panaginip ng mga maliliit na sana'y dumating ang araw na magbago na nga ang buhay nila. Umangat sa kahirapan, ang kalusugan ay isulong, ang pag-aaral ng kanilang mga anak ay hindi mapabayaan, at ang kanilang kalayaan at ang kanilang paninindigan sa kanilang mga problema ay protektahan upang sila'y hindi gamitan ng karahasan kapag sila'y ginigiit ang kanilang mga karapatan, ang karapatang pantao. Lahat na ito inihiling namin sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na bubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen! Amen. Panginoon, at naway pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen! Palapakan natin sila, mabuhay. Buka tayo, buka. Jobel. Kami po sa Mamamayang Liberal Party List ay nagpapasalamat po sa mga sektor na tumalo dito, ang aming mga members. Ito ay nagpapatunay na ang ML ay kumakatawan po sa mga multisectoral na mga kaagapay namin magmula nung kami ay nabuo pa nung 2012 hanggang ngayon. So hindi lang naman po ito ngayon nabuo, matagal na po ang ML bilang isang organisasyon. Siya po ang mga sectoral formations po ng Partido Liberal. So dahil po kami ay sectoral formation ng Liberal Party, meron po kami pinagalaban ng mga plataforma, ideology, matagal po na nagusulong po ng mga panukalang batas sa Kongreso. At sa ngayon, kami po ay nagpapasalamat at nabuo na po ang aming party list na accredit na po. At kasama po namin si Kong Erin Tanyada at mamaya darating po si Manay Laila De Lima. At kami po ay mag-file at kami magpapasalamat sa inyong presence ngayong araw. Kong Erin, abante na po ko. Yes, at kami po ay nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta. Alam naman po namin na marami po mga kaibigan na party list na tumatakbo rin ngayon.
Pero ang ML po, eh, maasahan po ninyo na tatayo sa iba't ibang mga issue na hinaharap ng pangkaraniwang tao. Ang issue ng mga manggagawa, issue ng mga magsasaka, issue ng mga kababaihan, issue ng mga LGBTQ community, issue ng mga kabataan, estudyante, urban poor at marami pang iba. At iyan po ang isusulong po namin sa loob ng Kongreso at paglalaban po namin sila. Thank you po. Salamat po.